angasan, hampasan at mga makapigil hiningang mga long rally ang halos na miss na nating mapanood. Pero sa videong ito, ating alamin ang mga super kapitana na nakikipagbardagulan sa mga referee. Tara at ating alamin kung sino-sino na ang mga bagong mukha at bagong itinakda. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Eto na ang mga super kapitana ngayong 2024 All-Filipino Conference. Noon magpahanggang ngayon, nananatiling matibay ang super kapitana ng lahat, ang walang kapagurang si Alyssa Valdez ng Creamline Cool Smashers. Ang pretty at cute pero palaban na playmaker na si Michelle Cobb ng Akari Power Chargers. Ang isa sa mga tatayong tower ang super kapitana na si Fem Imnas ng Galleries Tower High-Risers. The Silent Assassin ng Volleyball na si Cez Molina ng Signal HD Spikers. Ang pinakaunang naging kapitanang libero sa kanyang collegiate years, walang iba kundi si Danny Ravena ng NX Led Chameleon. At heto naman ang mga bagong super kapitana ng taon. Na-disband man ang F2 pero hindi pa rin nawawalang kanyang leadership skills kaya dala-dala nito hanggang sa Cheritigo. Walang iba kundi si Chang Abby Maranyo para sa Cheritigo Crossovers. Nawala man ang kanilang kapitana at lumipat sa iba. To the rescue naman dyan si Madzilla para punan ang pwesto bilang kapitana. Walang iba kundi si Maddie Madayag ng Chocomucho Flying Titans. Ang di patitibag pagdating sa angasan, kaya ngayon itinakda na rin siyang super kapitana na si Remy Palma ng Petrogas Angels. Isa na namang libero ang tinaguriang kapitana, ang multi-awarded na si Kath Arado ng PLDT High Speed Heaters para punan ang pwesto ni Mika Reyes habang ito ay nagpapagaling pa sa kanyang injury. At para naman sa Farm Fresh, dahil marami na ang mga veterana, baka may bago na silang itatakdang super kapitana. For now, sa nakikita ko mukhang na kina Ange Ligacion at Julina de la Cruz lamang ang pwesto bilang bagong kapitana ng Farm Fresh Foxes. At para naman sa dalawang mga bagong kupunan, hindi pa naman buo ang mga players at wala pa silang inaanunsyong lineup. Kaya hindi pa natin malalaman kung sino-sino ang kanilang mga kapitana sa paparating na All-Filipino Conference sa Pebrero. Ikaw, sino sa tingin mo ang pwede at saktong maging kapitana sa mga kupunan? So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap and thanks for watching.
Thank you.